isang karangalan para sa bayan ng Infanta na isa naming magsasaka sa katauhan ni Engineer Baldomero Piñamante ay siyang mahirang na outstanding fish culture farmer dito sa lalawigan ng Quezon. Si Ginoong Baldomero B. Piñamante na napiling outstanding fish culturist ng lalawigan ng Quezon ay nagmula sa Barangay Gumian sa bayan ng Infanta. Si Tata Baldo, na siyang karaniwang taguri sa kanya ng mga kabarangay, ay nagtapos ng kurso Bachelor of Science in Education at agad nakapagturo sa Arellano High School. Habang nagtuturo, patuloy siyang nag-aral ng engineering sa National University at naging ganap na mechanical engineer nang pala rin siyang makapasa sa board exams noong 1955. Nakipag-isang dibdib kay Nieves Kakatian na isa ring guro at sila'y nabiyayaan ng limang supling. Taong 1981 na makabili sila ng lupang palayan at dahil nakita niya na maganda at angkop ang lokasyon nito para sa isang palaisdaan, kung kaya ginawa nilang palaisdaan ang 4 na hektarya nito noong taong 1988. Yung original na 4 hectares na fish pond, ang nagpagawa talaga noon ang misis ko. Dahil ang misis ko may experience sa pag-fish pond sa Pangasinan. So siya ang nagpagawa at yung mga anak namin, ay katulong namin. Upang maging matagumpay ang kanilang palaisdaan, dumadalo siya at ang kanyang mga anak sa pagsasanay sa pag-aalaga ng sugpo, bangus at alimango sa Bifar at San Miguel Corporation na kung saan isa sa kanilang palaisdaan ay napili ng San Miguel Corporation bilang contract grower ng sugpo. Isa rin siya sa nagtayo ng prawn hatchery sa Infanta Quezon. At sinusunod namin ay yung mga itinuturo ng mga tiga-fisheries pag may seminar. Halimbawa, ang kailangan ay ang fish pond ay ang lalim pagka halimbawa pagka high tide ay mga 1 meter. Kanya something like that. Yun ang lalim, yun ang depth na sinusunod namin. Nagsimula sila sa pagpapataas ng mga pilapil o dikes. Ginawa nilang konkreto ang kanilang mga pamintuan o gate sa palaisdaan. Nireprapan din nila ang water supply canal. Pinataniman niya ng mga makapuno ng niyog ang pilapil, mga pinya at iba pang uri ng fruit-bearing trees para mapatibay ang pilapil at magkaroon ng alternatibong pagkakakitaan sa kanyang palaisdaan. Yung mga pagkatanim ng halimbawa pinya kamukha niyog ay nagiging parang model sa kanila para kami tularan. Yan ang tulong na ginagawa namin sa mga tigarito bukod sa trabaho. Yung pinakang kita ng fish pond ay bumabalik din sa kanila sa pamamagitan ng labor na taga rito. Dahil expensive ang pagpapagawa na ang mga diet na yan. Manual lahat yan eh. Lahat na trabaho rito, taga rito rin ang gumagawa para sila may hanap buhay. Pinagsanay din niya ang kanyang mga katiwala sa palaisdaan ukol sa value adding tulad ng bangus deboning para magkaroon ng karagdagang kita sa panahon ng pag-aani ng bangus. Lahat ng aming dahil kaya aming tinaniman ng niyog, pinya, para magkaroon ng additional income ang aming helper. Siya ay tumutulong, katulong siya dun sa mga tao na mabigyan ng hanap buhay. At hanggang kasalukuyan ay isa siya sa sumusuporta kung paano pangangalagaan ng aming kailugan. Sa pakikipag-ugnay niya sa fisheries technical personnel ng LGU at ng tanggapang pangsakahan ng Quezon sa pamamagitan ng Fisheries Division, may tuturing na matagumpay ang kanyang industriya kung saan sa kasalukuyan ang kanyang palaisdaan ay nakakapag-produce ng mga dekalidad na bangus at alimango. At isinusunong din ito ng bayan ng Infanta bilang isa sa tourist destination dahil sa pagpapreserve niya ng mangroves, pagpapatayo ng mga cottages para sa mga gustong mag-fishing sa kanilang palaisdaan. Malimit mangyari, pag sila may bisita, ay dito dinadala para makita nila kung paano ang ginagawa namin dito sa aming fish pond. Ang kanyang palaisdaan ngayon ay siya nagsisilbing show window, ano? Kung ano yung mga innovations na pwedeng idagdag ng isang fish farmer sa kanilang palaisdaan. Ano? At pangalawa, ito ay nagbigay ng production, ano, para ma-meet ang mga pangailangan ng ating pong local market dito sa bayan ng Infanta at Karating Bayan. Ano? Masasabi ko rin na nagbigay ito ng employment sa mga
magsasakang mangisda ng bahay ng Infanta. Ito yung nagsisilbi ding para isang tourist destination dito sa bahay ng Infanta dahil na rin sa kanilang isinulong na masasabi kong isang uri ng negosyo na tinatawag na huli mo, lutuin mo. No? So napakaganda nito. Ito nakakatulong para sa pagsusulong ng turismo sa bayan ng Infanta. Si Tata Baldo, isang guro, isang inhenyero, ay masasabing isang matungumpay na magsasaka sa larangan ng pangisdaan. Mabuhay ka!